Magandang buhay mga karpo, nagbabalik na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre dito tayo ngayon sa Madies Bike Shop. Ayan, so magbabike check tayo rito ng napakabago nilang project bike, ang Speedone Commander. Ayan, pagdating ko dito mga karp, yung mata ko na magnet nitong mountain bike na ito. Ayan, napakaganda nito, tamang-tama ito sa mga mahihilig mag trail. Ayan, oh. So, bago ko simula ng bike check mga ka-erp, magpapakilala muna ako. Ayan, ako nga pala si Archiery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and boxing. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong bike check videos natin. Ayan, so ano pang hinihintay natin mga ka-erp? Simula natin ang bike check ng Speedone Commander Project Bike. So ayan mga karp, ang ating iba bike check, ang Speedone Commander. Napakalakas ng tinding na to mga karp. Ayan o, oh, mapapasana all ka rito. Ayan, sisimulan ko ang bike check sa kanyang timbang. Napakalaki ng gulong niya mga karp, kita nyo naman. Pero ang timbang niya ay 12.5 kilogram lang. So ang gaang nito mga karp. Lalong-lalo na, kita nyo naman ang gulong, napakalaki. Ayan. At syempre, ang ating frame ay Speedone, ay gawa ng Speedone Commander. Yan ay 7005 made from aluminum. Ayan, oh, kita nyo naman, 7005 na. So magandang klase ng aluminum ang ginamit dito. At ang kulay niya mga ka-erp ay neon orange at black. So matte yan, matte. Matte finish ang kulay natin. Ayan, ang ganda talaga, promise. Pag matte finish talaga, in love ako. Ayan, internal cabling siya mga ka-erp. Dito, balabakante yan. So, pwede mo lagyan to mga ka-erp ng dropper seat post. Yung kable ng dropper seat post. Ayan, tapos meron dito yung butas. Dito naman yung butas para sa FD kung hindi ako nagkakamali. Tapos, merong stopper doon ng kable. Ayan, oh. So, pwede ka maglagay ng FD rito. Ayan. At syempre, meron dito dalawang kable pumasok. Ayan, internal cabling tayo. Dito naman lumabas yan, dalawa. Ayan o. So, ito para to dun sa isa pang bakanting internal cabling dito yan. Dito papasok, dito lalabas. Ayan, ito yung para sa FD. Ayan o, ang ganda nito mga ka-erp. So, it's medium nga pala ang ating frame. 17 inches, sinukat ko to. Itong ating seat tube. Ayan o. Tapos, yung kanyang mga decals, pintura to mga ka-erp. Hanggang dito. Ultra light, triple, batted, 7005 frame. So, ang ganda talaga ng, anong ganda ng klase ng frame nito. 7005 na, triple batted pa. O, di ba? Ang ganda. At yung dropout niya, ang ganda o mga ka-erp. May dalawang tornilyo. Yan. Uy, palagay ko. True axle to mga ka-erp. Ayan, true axle nga ang ating frame. Ganda. Tapos tingnan niyo yung pinaglalagyan ng dropout niyo. Ganda ng itsura niya. Panalo mga ka-erp. Tapos yung ano niya, seat stay. Uy, kakaiba yung seat stay niyo. Tingnan niyo. Hindi siya padikit na galon yung pagganon. Bubuka siya rito. Ayan. Tapos ito yung bridge niya. Napaka-simple ng bridge niya mga ka-erp. Smooth welding. Ayan, nakikita naman natin. Tapos meron siyang triangle dito para support sa ating seat tube. Yan, bladed to. Yung seat stay natin. Papasok, bladed papasok. Tapos itong chain stay natin, ang hindi siya ganun kalapad. Malapad lang siya pero hindi siya ganun kalapad kagaya ng mga nakikita natin. Dito may nakalagay na commander. At dito yung kanyang kable ng RD. So housing ang nakalagay dito, hindi kagaya sa ibang frame na talagang cable. Ayan o. Naka-clamp lang dito yung housing niya. Ang ganda mga ka-erp. Ang head tube niya mga ka-erp ay tapered. Ayan. Ang sukat niya ay 100 mm ang haba. Tapos ito logo ng Speedone. Paayan, paa. Ano? Naka-double-sided tape lang yata ito mga ka-erp. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun o, ang ganda na ito mga ka-erp. At syempre dito tayo sa suspension fork niya. Uy, panahalo. Remote lockout mga ka-erp. Oh. Di ba? Remote lockout. Tapered ang ating
Tapered ba? Oo, tapered ang ating suspension fork. Ayan, nakikita natin mga curve. Ayan, oh. So, made from aluminum alloy lahat ito. Alloy ang crown, alloy ang arc. Nagawa yan ng Mountain Peak. So, ang, ano ba to? Mountain Peak XS2 na 32 millimeter ang kanyang stanchion. Gold, yayamanin. 120 millimeter ang ating stanchion. Ay, wala siyang, ayun ang rubber, nasa kabila, nagtatago. Ito yung rubber indicator ng iyong sag. So, para sa akin, okay na yung ganito. Yung almost one half. Ayan, pwede na yung mga siguro mga, ano, para sa akin, okay na yun. Diba? Ito, sticker lang to mga curve. Dito naman sa harap, quick release ang ating fork. Doon sa likod, naka-true axle. Kita nyo naman, oh. Oh, ang ganda. Siyempre, meron ditong air valve cover. Ayan, maluwag na naman. Na dyan, hinahanginan ang ating air fork. So, kung nagkakamali, single air lang itong ating suspension fork. And again, mga curve, may guide dyan dito sa likod para sa inyong bigat. So, check-in nyo muna yung inyong bigat para ma-check nyo yung PSI ng ating suspension fork. At, uy, terno! Speed 1 na hubs na gold, yayamanin. Speed 1 soldier. So, kung may commander, syempre, merong sundalo. Biglang ganun, no? May commander ka na, may soldier ka pa. Silver ring, quick release, lodi, ang gundo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na Speed 1 soldier na silver ring. Stainless ang ating spokes. Tapos, ang ating rayos or ano pala, rims, ay Speed 1 soldier din. O, eterno silang dalawa. So, mayroong isang commander, may dalawang sundalo. Ano to, chess? Ano, ang ganda, 27.5. Ang lapad nung rims niya, mga ka-erp. Talagang promise. Ang lapad nito. At iba yung lapad nito sa nakikita ko sa ibang project bike. Tubeless ready. O, di ba? Panalo, tubeless ready. Ang gulong natin, Maxis. Arden, 27.5 by 2.25. Ang lapad ng gulong, mga ka-erp. O, kita nyo naman. Tapos yung knobs niya, ang lalaki. So, tamang-tama to sa mga gustong mag-trail. Panalo to, mga ka-erp. Ang ganda. So, palagay ko itong Maxis Ardent na to, tubeless ready na rin to siguro. Ayan. Pakicomment naman ako, mga ka-erp, kung confirm. Ayan, ano? Tama, no? Ayan, galing natin, mga ka-erp. O, di ba? Ganun pa rin, soldier na rims, tubeless ready. Speed 1 soldier din na hubs. Ayan, no? Gold, yayamanin. 36 holes, stainless na spokes, nakikita natin. At ang ating cogs, pakinggan natin, ang ganda nito, tita nyo naman. Ayan, sagmit ang ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is speed. Etong cogs na ito, ito yung ano, may red sa likod, yung parang starfish. Ayan, no? Ang ganda. Tapos syempre, Shimano Diore na RD. Uy, antigas. Hindi ko natiklo pa. Oh, antigas. Standard size ang ating guide. Standard size ang ating nakalimutan ko na yung pulley nito. Tension pulley. Ayan, standard size yan. Shimano Diore. Ayan, no? Dito tayo sa kadena, mga curve. Ang kadena niya. Uy, yayamanin din ito, mga curve. Silver na may glow, gold. Ah, ito yung sinabi ko dati na kadena na ano, na pwedeng gawing bracelet. Ang ganda, oh. Tech PWR ang tatak ng ating kadena. At pagdating dito sa crankset, uy, ang ganda, Halotech. Gawa ng Sagmit Evo. Yan, oh. 170mm ang ating crank arm. Made of alloy yan. Tapos, ang chainring natin ay removable direct mount. Pag sinabi natin mga curb na direct mount, mga curb, meron dito ang tornillion tatlo sa likod. Yan, hindi natin makikita kasi nakatago dito sa may tube. Ayan, nandito sa likod yun. Pero dito sa harap, wala kang makikita ng tornilyo. Napakalinis tingnan. Yan. At ang chainring natin, mga ka-erp, ay bakal. Ayan, nakalagay steel. 36 teeth. Pero ang kapal ng ano niya, mga ka-erp, dito. Ayan, no? Yung kapal niya, iba dun sa kapal na nakikita ko. Parang doble siya, mga ka-erp. Dalawang layer. Ayan, no? Kung nakikita ninyo sa video, dalawang layer yung
bakal niya. Siyempre, hollow tech yan mga curb. Kakaiba yung hollow tech niya. Wala akong nakikitang BB. Ito mga curb po. Wala akong nakikitang BB. Tingnan natin sa kabila. Oh, wala siyang BB. Pero palagay ko ang tawag dito press fit. Paki-comment naman mga curb kung tama ako. So ayun nga mga curb, kinonfirm ko, press fit nga ito. Yan, kasi kaya wala tayong nakikitang BB. Press fit, ibig sabihin, pinasok. Yan. Ayun o. At ang ating club, ayan, sagmit, 34.9. So, ibig sabihin, ang ating seat post ay 31.6 ang taba. Sagmit, ultra light, aero, racing. Ang ganda nito mga curb. Made of alloy, yan. Double ball. Ayan, medyo may konting setback. Ayan, dito ang ganda nito. At ang upuan natin, velo. Ang haba nito, mga ka-erp. Tapos mayroon daluyan ng ihi sa kasingawan ng putot. Medyo flat siya. Pagdating dito sa may pisingin ng upuan, medyo flat. Tapos dito, straight lang yan. Pero malambot yung foam niya, guys, sa kamakapal. Ayan, o. Ayan. Dito ngayon tayo sa stem, mga ka-erp. Ang stem niya, Mountain Peak Eagle ST1. 45 mm yan. Medyo maiksi ng konti. Ayan o. Ang ganda o. Tapos, Mountain Peak pa rin ang ating headset. Sealed bearing lodi. Flat ito, flat. Ito, slam. Nakaslam yung kanyang headset. Ang ganda o. Tapos may dalawang spacer. So, pwede mo pa siya ibaba rito. O, di ba? Ang ganda. At syempre, ang handlebar niya mga curb ay Mountain Peak Trident GX. Ayan o. Alam ko Mountain Peak yan. Kakita nyo, Mountain Peak. Tama ba ako? Yan. Trident. 800 mm. Ang haba nito, mga ka-erp. 800, eh, no? Di ba? Siyempre, ito yung kanyang remote para dito sa lockout ng ating suspension fork. Uy, naka-experience din ako nito. Di ba? At ang RD natin, Shimano Diore 10 Speed. Wala siyang number. Dito, walang number. Ayan. At ang ating hydraulic brakes, uy, ang ganda. Shimano MT200 na hydraulic disc brake. Tapos ang handlebar niya, mga ka-erp, aerowick. Ito yung may lock niya dito. May lock to dito. Ayan, o. Goma-goma to, mga ka-erp. Tapos, itong cup niya, mga ka-erp, plastic to. Ayan. Sa kabila, wala kang makikita. Kasi naka-wambay lang tayo. Ayan. So, pwede mo to ilipat pala. Etong remote, pwede mo ilipat dito. O, di ba? Nasa sa'yo na yon. Kung anong gusto mo. Di ba? Sabi nga nila yun, personal preference. At lipat tayo ngayon dito sa kanyang caliper niya, mga curb. Siyempre, Shimano MT200 din na naka-pose mount. Yan, o. Siyempre, uy, ang ganda ng ating rotor. 160mm na rotor, aerowick ang tata, oil slick. Ayan, nakikita niyo naman. Panalo to. Ang ganda nito. Siyempre, di ba? Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Shimano MT200 na caliper, aerowick na, ano ba tawag dito? Rotor, 160mm na rotor. Oil slick, nalilito na tayo dito. Ang ganda, oh. Di ba? Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Ito yung kabila ng crank arm niya, na mayroon ditong plastic na lock. At ito mga purple natin. So, ito yung pedal niya nakasama. Kita niyo naman, silk bearing lodi na Mountain Peak. Ang lapad nito, mga curb. Ayan. So, labas natin para makita ninyo. Oh, di ba? Panalo, terno, kulay, oh. Ayan, oh. Di ba? Ganito, oh. Silkery. Kaso yung tornilyo yata yung mga spec nito. Oh, tornilyo nga, mga curb. So, napapalitan. Ayan, mga curb, oh. Di Roscas. Ayan, oh. At syempre, ang previous nito, mga curb, water bottle gauge, chain guard, tapos itong aerobic helmet nito, napakaganda kita nito. Siyempre, itong jersey. Ayan, jersey. So, ang daming freebies panalo dito sa mountain bike nito, mga curb. So ayan mga curb, ang ating bike check ng Speed 1 Commander. Ayan, ayan o, kita nyo naman. So nagkakahalaga to ng 31,000 pesos lang dito sa Madies Bike Shop. So tumatanggap sila rito ng credit card. Ayan, credit card, home credit, GCash, at saka cash. Kagaya na sinabi ko kanina mga curb, meron tong free na jersey, helmet, water bottle, cage, saka chain
guard. So napakarami nilang stocks ngayon dito mga ka-herb. O, punta na kayo rito. Makamaubusan pa kayo. At syempre marami silang project bike dyan. At kita nyo naman, ipapiking sana yan mga ka-herb. Okay, magsasabi na nilang project bike. Pero marami pa sila dito mga project bike mga ka-herb. Hindi sila nauubusan dito. So ilalagay ko na lang sa description ng kanilang Facebook link, contact number at Google Maps para sa mga gusto mag-avail na kanilang bike, mountain bike at project bike. Ayan. So huwag kalimutan pindutin ang subscribe button mga ka-herb. Road to 10,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.